Yan pong tetrain ko na Doberman. Tetrain naman po kung gaano siya kakulit. So, pabibihibihin po natin yan. Yan yung pang dog show. Okay, may tingnan nyo kung paano. Dito nyo po itong Doberman na to kung gaano kakulit. Ayan o, ito po si Thanos. O, Doberman ang kulit o. Thanos. Ito si Thanos o, makulit ang Doberman. O, kaya siyang wild horse. Tetrain natin siya for handling. Tignan natin kung paano siya mapapatino sa gagawin natin. Tuturo ko sa inyo kung paano yung perfect handling sa mga ganitong makukulit na aso. Okay po. Okay guys, turo ko sa inyo dito sa Doberman kung paano yung tamang handling para sa dog show. So ganito, kailangan may show chain kayo na katulad nito. Show leash na katulad nito, manipis para kontrolado nyo yung inyong Doberman. So kanina nakita nyo naman yung video about sa Doberman kung gaano siya kakulit. So ngayon, pakita ko sa inyo yung tamang handling, pose at movement ng Doberman na katulad nito. So kita nyo, makulit pa rin siya. So pakita ko sa inyo yung training. Ito yung tinatawag na pre-posing para sa Doberman. Okay? Kailan tumayo siya ng tama according to sa sukat niya. Ayan. Pre-posing. So wala, hindi pa. Mamaya pa siya. Okay. Ito natin, takbo muna natin siya. Sa inyo kung paano ang tamang pagpipripose ng aso. So, pagpipripose ng aso, kailangan nyo po ng atay o bait na katulad nito. And then, kailangan makuha nyo yung alert niya. Lagi siya nakatingin sa inyo, so lagi siya nag-aabang sa pagkain. So, matututunan niya na mag-pripose. So, katulad dito. Paulit-ulit lang, pripose. Tama ang tayo niya, pagpantay, kahit ganyan, pwede siyang bigyan ng pagkain. Yan, ganyan. Yan. Bigyan siyang pagkain. Para makita niya na tama yung ginagawa niya. So, ulit-ulit. So ganun yung tamang pagpipripose ng Doberman. Kahit sa anong aso, ganun. Kailangan alert siya, may bait. So yun, okay na po. Okay.
Oh guys, kita nyo naman yung training natin kanina about do sa Doberman. Una, kita nyo para siyang wild horse, then galaw siya ng galaw, ang likot-likot niya. Nung last minute of training, nakita nyo naman na sumusunod siya pati dun sa side gate, up and down gating. So, ayan, tuloy-tuloy lang gagawin natin yung training na ganun para mas mapabehave siya at maging handa siya sa dog show. Yun, ganun po ang tamang pagtitrain ng mga malilikot na aso o ng mga Doberman. Tuloy-tuloy lang po yung ganun training. So, huwag nyo pong kalimutan mag-like and subscribe to my YouTube channel. Thank you po. Salamat.